Ngayong araw ay ibinenta na nga namin ng kalitong mga inahin naming itik. Bagamat ayaw pa namin talaga ibenta ito dahil okay pa mangitlog, papilitan talaga kami ibenta na tungkal dahil nga mayroong papasok na bagong dumalagang itik sa susunod na buwan. Please follow and subscribe. Maaga pa lang ay dumating na itong buyer ng kal dito po sa farm po namin. Agad-agad ay sinetap na nila yung mga net na gagamitin para pangkulong dun sa mga inihin po namin mga itik. Galing pa po sila Pampanga ito mga lods at dumayo pa sila dito sa atin sa Zambales. Yung poultry number to nga lods yung aming ibebenta na kal. Okay pa naman to mga itlog na sa 58% plus pataas pa yung itlog ngayon. Kaya lang no choice lang talaga kami dahil mayroong papasok na bagong dumalagang itik. Wala naman kaming pagkakargahan nung papasok na dumalagang itik. Kaya kailangan ito lods yung aming isasakripisyo na ibenta. 1 year and 2 months po namin napakinabangan itong itik sa pangingitlog. Gumita na kami sa pangingitlog, then may bebenta pa namin siya ng kal kaso sa mababang halaga na lamang. Kasi mababa pong bilihan ng kal ngayon dahil nga sabay-sabay po nagkal yung mga duck racer natin plus tumaas po ang presyo ng sariwa natin ngayon. Pero no choice talaga lods, kailangan na talaga siyang ikal dahil papasok na yung nasa 800 namin na dumalaga galing pong pastulan. Dito namin balak yan ilagay lods sa poultry number 2. Ang sistema na gagawin po nila dyan lods, ilalabas muna nila lahat ang itik bago po nila bilangin. Okay, lakad na! Yeah, lakad lang. Sige, lakad lang. Yan, kala nyo, papastulin kayo ah. Bubugawin na lang po namin yung lods malapit po dun sa truck, then meron na din silang maliit na pangkulong para mabilis na lang bilangin at mabilis iakyat po dun sa kanilang truck. Sa mga nagtatanong po sa akin kung aangat pa ba itlog niyan kapag kapinastol, yes, aangat pa rin po lods. Papakondisyon lang yung itik na yan, papalaglag lang yung mga tabat, papakinisin yung balahibo. Siguro mga isang buwan na gano'n ay papastol siya. Depende sa kalagayan ng pastulan kung marami silang nakakain at maraming tubig. Yan, pag sinampan nyo po yan sa poultry, mananagad ulit mang itlog yan. Kung tatanungin niyo ako lods kung ano pong gagawin po nila sa mga kal na itik na yan, hindi ko po alam. Depende po sa kanila. May ilan po kasi lods na buibili po ng kal, ang ginagawa nila pangkatay o ginagawa po nilang lechon, fried itik, at kung ano-ano pa. So baka mamaya mabash na naman tayo ng ibang mga kapanood itong video natin na baka daw bakit ganyan daw yung paghawak natin sa mga itik, bakit daw sinasakal sa leg o hinahawakan sa leg, di daw kaya masaktan daw yan sila. Totoo niyan lods, ganyan ho talaga yung pagbibilang namin ng itik. Kahit sa mga RTL, ganyan namin sila binibilang. Kasi kung lods, kung bibilangin namin siya sa katawan, katawan niyan, baka, lalo na kung libuhan niyan, baka mamaya abutin kami ng ilang oras yan sa pagbibilang niyan. So natural lang yan, ganyan lang din ang pagbibilang sa kanila. Pag ganyan din paghawak. So wala pang 30 minutes lods na naikarga yan, yung 523 heads namin na itik. At mabilis lang yung pagkakarga nila yan. Tapos pupunta kami doon sa isang farm ni Insan, no? Kakarga na rin kasi, o ipapakal na rin yung itik niya. Tara, samahan niyo ako mga lods. Ayan po, yung itik po ni Insan. Ayan, makita niyo. Ito yung, kung nakikita niyo yung mga past video ko, ito po yung lapag type na poultry ng itik. At naglalaman niya ng 400 heads. Pinakal na rin mga lods dahil sabay lang din naman kinarga o sabay magkaedad lang yung itik namin. Matagal ng tanong ng pinsan ko to kung ilan heads na lang daw yung natira sa kanya. Kasi sa tingin niya, wala na daw 400 yung itik niya, mga 350 daw. Pero sabi ko, yung isang taon na tanong niya ay malalaman natin ngayon pagka binilang natin. So, ang ginawa namin, lods, dahil nga malayo nga yung truck, di makapasok dito sa bandang likuran ng lupa namin, sinako na lang namin. So, kada sako, 10 itik ang nilalagay po namin. Dahil nabenta na nga natin itong mga alaga nating itik o mainahin, dahil sigurado magiging short tayo niya sa sariwa. Short din tayo sa balut niyan. Pero ayos lang yun dahil nga tagulan naman ngayon plus meron pang papasok na bagong dumalaga sa susunod na buwan. Kaya ganun din lods, dadami din yung supply natin. So pahinga lang muna sa pag-iitik at chill lang. At maraming shoutout nga po pala kay Kuya Gilbert at saka dun sa kasamahan niya sila Joshua. Yeah, maraming shoutout sa inyo lods at ingat kayo sa biyahe ninyo. Ingat kayo palagi at pagpalain po sana yung inyo pong negosyo. So ulitin po, pagka meron po kay papakal sa inyo, tawagan ko po kayo agad. Uli, ako nga po pala si Jobs Kasipong na taga Iba Zambales at please follow sa aking Facebook pati na po sa aking YouTube account. And thank you sa inyo lahat mga lods sa pagsuporta po ninyo.